Sabi rito mga kababayan sa balita, sa bandera, showbiz naman muna tayo. Pahinga muna sa politika, showbiz muna. Sabi rito, si Willie Revillame, tumanggi sa offer ng pamilya Halasos para mag-guest sa Itbulaga kasi daw mataas ang respeto sa trio. Kina Tito Vic and Joey. What? Bakit na niya, Mr. Maravillas, diskombinsido ka? Kombinsido. Pero I think, hindi man lang yun yung rason, mga kababayan, kung bakit hindi nag-guest. Tinurn down yung offer na mag-guest ka niya sa Itbulaga ngayong July 1. Yung ano, kasabay ng launching ng TBJ, Dabarkad sa TV5. Ang rason nun, mga kababayan, isa pang rason ni Willie siguro, ito, analysis ko man lang po, para hindi siya madamay ng kamalasan. Kamalasan na niya talaga. Ay, minalas po. Tingnan ninyo. Aros wala nang manood. Ngayon nga po, tinignan ko kung ilan yung online views. More than 200 na lang. More than 100,000 yung actual na nanonood, mga kababayan, sa online streaming ng TBJ, yung TV5 program ng TVJ8. Yung Itbulaga po, mga kababayan ng GMA, ang nanonood, 200 plus. O diba? During the time ng launching po, noong July 1, yung nanood po na actual sa online, sa Itbulaga, 2,000 plus lang po. Abang doon, mga kababayan, sa TBJ Dabarkads, yung it, 500,000 combined, 322,000 sa YouTube, and 150,000 plus, mga kababayan, sa Facebook. Talagang linampaso. Ikong nandun, mga kababayan, sa ano, sa Itbulaga si Willie, di nadamay siya. Masisira yung reputasyon niya doon, mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga Marites showbiz. Ang showbiz Marites pala. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bansa, ng ekonomiya. Yan po. Si Willie kasi po, yung programa niya biglang natigbak. Yung wawawin niya, di ba? Kasi hindi kinaya yung gastos po sa All TV. So naging failure po yung paglipat ni Willie Revillame. Bilyonaryo naman po siya. Bilyonaryo na rin. Kaya siguro kahit pa may talent fee, siyempre. Nag-offer sa kanya na mag-guest, hindi man po siguro libre 'yon. Pero siyempre, kahit pa may talent fee, kung ikakasira ng kanyang reputasyon, kasi pag hindi niya napaangat yung views po with his presence doon sa Itbulaga, iniisipin ng tao, laos na niya si Willie. What? Kaya pala, mga kababayan, noong July 1, yung inimbita nila, si Kuwana lang, si Gamol, si Andrew E., bagong Pilipinas, bagong muka. Hindi rin kinaya, mga kababayan, hindi man makapag-draw ng maraming fans, si Andrew E., bagsak pa rin yung viewership. What? ngayon nga, mga kababayan, nag-survey yung Nielsen. Ayun, talagang saw-saw po. Linampaso po sa ratings. Napakalaki ng lamang po sa survey ng Nielsen, yung programa ni Tito Vic and Joey. Sabi rito, mga kababayan, nabigo ang mga halosos may-ari ng Tape Incorporated na kumbinsihin si Willie Revillame na mag-guest sa Itbulaga sa GMA7 nitong Sabado, July 1. Si Willie sana ang pasabog nila para sabayan ang airing ng programa ng TBJ
at iba pang original na barkad sa TV5. At ang It's Showtime sa GTV channel ng GMA7. Ayun nga It's Showtime po, hindi mga lahati yung viewership. Kahit ngayon po, nasa 54,000 lang po yung nanonood sa It's Showtime. At 200 plus na ibalaga. More than 100,000 yung nanonood sa TV5. Plus may live streaming din mga kababayan yung TBJ channel. Ilan yun? Mga 28,000 yung chineko kanina. Baka nga nagdagdag pa. Sabi rito sa balita, pilot airing kasi ng IT sa TV5 noong Sabado, hosted by ex-senator Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, with the legit the barkads. Gayon din yung It's Showtime na umeri naman sa GTV sa GMA. Nagkwento si Nanay Christy Fermin sa programang Christy Ferminite, kasama si Romel Chica sa Radyo 5. Radyo 5 pala. Radyo 5. Sa Radyo 5, 92.3 True FM. Ngayon, sabi sa kwento, noong nakaraang Friday anya, nagkita-kita po sina Willie Revillame at ang magkapatid na halosos, ang kanilang CEO na si Junjun at si Mayor Bulet. Ang gusto po nila, lumabas si Willie sa kanilang programa, yung hindi lehitimong Itbulaga tatapatan ang unang sultada ng Tito Vic and Joey and the Barkads dito po sa TV5. Ngayon, isa lang ang sinabi ni Willie, matindi ang respeto ko sa Tito Vic and Joey. Of course, alam natin na nire-respeto ni Willie Revillame. Hindi matagal na sa industriya, magbabarkada din sila at magkakababayan pa. Di ba? Taga-Kabanatuan pala, mga kababayan itong si Willie, ganun din po itong si Tito Vic. Kaya siyempre, sabi nga dito sa amin, makontinuar ng God. Hindi naman yan yung pera-pera lang. At isa pa, mga kababayan, si Willie Revillame, bilyonaryo naman yun eh. Although, nachogi yung kanyang wawawin, pero I think babalik yan na mga kababayan very very soon. So sabi rito, imbes na Itbulaga, ay inoffer daw ni Willie ang programa niyang Wawa Win na ilang buwan nang hindi napapanood dahil inihinto niya ito nang mag-resign siya sa All TV na pag-ari ng Villar Family. Dagdag pa ni Christy na sabi raw ni Willie, pero kung ang dahilan kung bakit ninyo ako kaharap ngayon ay ang wawawin, sige, pag-usapan natin yon. Yun ang sinabi niya. Pero kung tatapatan niya yung Tito Vic and Joey in the Barkads, doon sa unang sultada, noong Sabado, hinding-hindi yon na magagawa ni Willie. Sinabi niya na hindi ko talaga pwedeng gawin. Matindi ang respeto ko sa Tito Vic and Joey. Yan na lang po ang sinabi, mga kababayan, siyempre ni Willie, na malaki ang respeto niya. Pero sa totoo nun, mga kababayan, siyempre, imbis niya hindi masira yung ating reputasyon sa taong bayan. Kasi siyempre, pag hindi niya nakuha, hindi siya nakadagdag ng number of views doon sa Itbulaga, so iisipin ng tao, laos na niya siya, no? Nakalimutan na. Apektado yung kanyang pagbabalik. Yung magic niya, mga kababayan, bilang isang host, bilang isang celebrity at komedyante, ibig sabihin, lumipas na rin. Yun ang iisipin ng mga tao. Di ba? Masisira siya doon. Wala man aros nanonood na. Ito po yung resulto ng survey ng Nielsen. Oh. Basahin ko. Sabi rito, Nielsen ratings, 8.4 average program rating. It's Showtime, 2.39. Itbulaga ng GMA, 2.62. Pag ganun, yung mga advertisers po, siguradong magsisipag goodbye. Ipagdating ng oras, malamang mga kababayan,
mga kababayan, isa-isang mag-goodbye na rin yung mga host ng Eid Mulaga. Siyempre, kung hindi na maswilduhan, wala ng mga sponsors, advertisers, yan ang mangyayari niyan. Magsasara na lang yung company. Kasi yung mga advertisers, normal man yan, mga kababayan, doon yun pupunta siyempre sa rated program. Kasi doon sila magkikinabang. Di ba? Yung mga produkto nila, mabibili, siyempre. Makakadagdag sa kanilang sales. Kung wala man nanonood, wala. Logi. It alikabok. Ang mangyayari niyan, mga kababayan, at it bulate. Yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyong itry ito. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Iniman po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.